Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako. Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Siyong patuloy mo natin paanyaya bilang bahagi po ng ating paghahanda sa lindol. Sabi natin ay pray, survive, and stay alive. So, pagdarasal mo natin ay dapat ay magsimula ngayon. Hindi yung during ng lindol, kasi pag sa lindol ay dapat ay kayo ay kumilos para kayo ay huwag masalata. So ngayon tayo na nakalang magdasal para tunay nating mapaganda na hinihiling natin kung maaari ay huwag mangyari yung lindol. Nakaraming ko sinabi ko sa inyo na gawa ng exit plan kasi kinakailangan mag-survive. Itong pangatlo ngayon ay to remain alive. Kinakailangan manatili tayong buhay kaya kinakailangan din tayo magkaroon ng stockpile na pagkain. So ayaw ko sa mga eksperto good for 2 weeks na depende yung sa dami ng ating nasa loob ng pamilya. So, inagay mo sa isang lugar at kung sakali naman mo na kasi may mga expiration date, pwede ka pa magkaroon ng expiration date, palitan, gamitin, and then bumili ulit ng bago. Na maganda rin mo ng flash light, hindi mo sana yung rechargeable kasi hindi natin alam yung pagpasok ng kuryente. So, mas maybe po yung di baterya, radio, mga gamit ng first aid, tubig. Ito po lang ay ilan ako sa ating mga gamit natin at yung paanyaya natin ay ilagay sa isang lugar sa bahay, balikan na lang pagkatapos ng lindol. Kasi tayo mga Pilipino ay gusto natin binbin yung ating mga mahal sa buhay. Itong mga stockpile natin ay pwede natin balikan. Baka kung may ilang mga eksperto na sa atin na magdala ng maliit na bag para sa maliit na bahagi. Pero siguro ay balikan na lang. Kung safe na balikan mo sa bahay. So ito po ay bahagi po rin po ng ating paninilay para po mapaganda ang ating lindol. At paalala lang po sa mga na nagsisimba kapag araw ng Sabado ng umaga, bukas o ay wala po na tayong misa. Sabaga nagkataon po na ako ay inaanyahan na makibahagi ng pagdiriwan ng misa bilang sa Paiti at saka sa Santa Maria Laguna. So, aalis po ko ng maaga para po makabalik din ng maayos sa Diyos kasi medyo malayo po yung paglalakbay na gagawin. So, kaya po itong Sabado lang po ay wala po na tayong misa sa umaga. So, bukas sa umaga. Pero sa gabi ho, ay may magmimisa po sa gabi. Sa ganap na ika-6 ng kalahati ng gabi. Yung ating anticipated mass. Sumayin niyo ang Panginoon.